at pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Ano? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Ito. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Ano? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Ito. Yan ang dapat gawa ng paraan. Pakinggan natin ang reaksyon ng ating mga kababayan. Oy, huwag yung puro Marcos lang ang papakinggan nyo. Samahin nyo kami. Ang PBBM ko po bilang isang motorista ay sana mapababa po ng presidente ang presyo po ng gasolina. Ay, correct! Dahil medyo po talagang nahihirapan po kami. Oh, at buti pa to may utak. Po kasi yun. Hindi iba, Gino-Jos. Sektor ng ating ekonomiya nag-iisip. Mababa po. Tungkol po sa presyo ng mga bilihin, ay maapektuhan po yan pag yan po ay napababa po ng ating presidente. Yun lang po ang aking pong PBBM. Ang PBBM ko ay sana masuportahan kami sa sektor ng agrikultura para matulungan kami sa mga gastusin sa abono. Kasi ang mahal-mahal ng abono. Tapos number one. Ang mga number one. Kalidad na dapat seeds. Tulungan ang sektor ng agrikultura. Correct. Prioritize mo yan, Marcos. Correct ka dyan. Ang galing mo, nanay. Buti ka pa may isip. Lalo na yung iba nating kababayan. Vegetable gardening, hindi lang sa wala, rice. Wala to. Yun lang po. Ang panawagan ko po sa susunod na mauupo na bagong Pangulo ng Pilipinas ay sana ano? Po yung lahat ng mga naipangako niya noong siya po ay tumatakbo pa lang na Pangulo. Ang gagaling! Sana po lahat po yun ay matupad. O, anong pinangako niya? Sana tuparin niya po yung unity. Pangako niya na bababa ang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Ayun! Kasi para sa tulad kong pedicab driver, maswerte na po ang kumita ng 200 sa isang araw. O, nagkakasya na narinig mo? Yun. Maswerte kung narinig mo, Marcos? Umabot ng mga yan. Nasa 300, 400. Itong tatlong in-interview, dabes ang utak, kaya sana po. Real talk ano, eh. Matupad, niya, matupad po lahat ng mga... Matupad mo mga pinangako mo. Niya. Hindi lang po real sa akin, talk, sa iba. Now this is real talk. Wala na tayo sa campaign. Po, maraming salamat po. Gawa na tayo. O, tingnan natin. Ang hinihingin ko po sa amin pong bagong Pangulo, matulungan po kami dito mga kababayan pong naputokan po ng Bulkan ay magkatatlong taon na po ako. Na... para pa po wala po nangyayari. O, anong gagawin mo dyan? Bigyan po ng... Bilang po, magsasaka, yung aking pong panawagan sa ating mahal na Pangulo, BBM, ay mabigyan po ng importansya ang sektor ng agrikultura. Yan. At nagagalak po ang sabi ko, number one yan, agriculture. Pangulo ang hawak sa agrikultura. Ano po? At sana po mapabilis ang pagbibigay ng subsidiya sa aming kapwa magsasaka sapagkat yan po ang head na siya, Brad. Namin tingnan natin kung may magawa. Kasi po nagtataasan ang mga bilihin ang ginagamit. Tingnan natin kung may magawa. Fertilizer. Yun po at sana mabigyan din po ng pansin ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng aking kababayan dito sa Catanduanes ang abaka na sana po ay mapataas. Correct, Asia. Presyuhan. Yun lang po at salamat po. Ang kahilingan ko po sa ating mahal na Pangulo, sana po ay mabigyang pansin ang mga mahihirap na walang pinagkakakitaan. Ang mahilig sa negosyo, mabigyan ng pampuhunan sa negosyo para wag nang mangutang sa 5-6. Ang PBBM ko ay Pilipinas. Build, build, maintain. Napakahalaga na may pagsasabi. Sabi ni Aisha, aga nagpakita ng kulang sa respeto yan si BBM kanina. Nagdadasal pero sila mag-asawa busy sa pagkaway sa mga kilala nila at pagtawa-tawa bastos. Wala respeto sa mga nagdarasal, sabi ni Aisha Yu. Total, pinag-usapan nila yung PBBM nila. Ano ba yung, basta parang kung anong hiling nila kay Marcos eh, yun ang ata ang ibig nila sabihin eh. No? But, pero sa akin, kung ako ang tatanungin, ano ang PBBM ko? Ang PBBM ko ay ito. Una sa lahat, lalong bumaba ang pagiging aktibo ng droga sa Pilipinas. Yan ang number one concern ko. Pag yan nagawa, most probably,
talagang matutuwa na ako kay Marcos. Yan lang. Kasi maraming pinag-uugatang problema ang droga. Hindi lang yan dahil sa krimen, ha? Pati ekonomiya natin bumabagsak patungkol dyan sa droga. So kung yan ay mabigyan ng number one priority, malaking bagay na para sa akin. Pangalawa, yung pinangako niyang bigas, bababa sa 20, total siya na ang head ng Department of Agriculture. Patunayan mo ngayon, kaya mong ibaba ang bigas at kaya mong tulungan ng mga sektor ng agrikultura natin at kaya mo rin ibaba ang lahat ng mga pagkain, ganun na rin ang gasolina. Yan yung pangalawa. Pangatlo, mabayaran yung tax. Pag yung estate tax na bayaran, yung droga bumaba, natulungan ng sektor, yung agrikultura natin, bumaba ang bigas, yung tatlong yan, maayos lang. Ay, bilib na ako dyan kay Marcos. Yan tatlo lang na yan, magawa mo. Napakalaking bagay na ang nagawa mo sa Pilipinas. Ha? Na walang ibang nakagawa. If you want to make history, if you want to make dynasty again, if you want to leave a mark dyan sa pagiging presidente mo, at gusto nyo malinis ang pangalan ninyo, hindi baguhin ang history. Kung hindi, bumawi sa mga Pilipino. Ganito po natin malilinis ang pangalan ninyo. Hindi sa pagbago kung anong nakaraan, kung hindi sa pagbawi sa ating darating na hinaharap. Ibaba ang droga or alisin totally ang droga. Ibaba ang mga pangunahing bilihin, bigas, pagkain, gasolina, tulungan ng agrikultura. Pangatlo, bayaran ng 23 billion. Ayos na. Sa akin yun lang po. Ha? Sa akin yun lang, malaking bagay na yun.